ます。お元気ですか? Okay, so next topic po tayo. So next topic po natin is lesson 1, vocabularies. Okay, bago tayo pumasok sa lesson 1 na sentence pattern, kailangan po muna natin ng mga vocabularies. Okay, so bago po simulan, kailangan po natin masaulo yung vocabularies. Okay, kung hindi po kasi tayo makakasaulo ng vocabularies, hindi po tayo makakagawa ng sentence pattern. Okay, so vocabulary number 1. So, watashi. 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 Okay, so watashi in English is I or me. So, sa Tagalog, ako. Okay? So, pagsasabihin natin ako, ang ibig sabihin po ay watashi. Okay, next. Watashi tachi. Watashi tachi. Watashi tachi. Watashi tachi means we or tayo. So, watashi pag singular, watashi tachi pag plural. So, I naging we. Okay? So, watashi tachi means we. Next is anata. Next is anata. Anata. So, anata means you. So, watashi, anata. Anata, watashi. Watashi tachi. No. Okay. Next. Anohito. 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 Anohito means that person. So, sa Japanese, ang person po is hito or shito. Okay? So, pag sinabi natin anohito, ano, that person. Okay? So, anohito, that person. Next, minasang. 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 Okay. Minasang means all of you. Kayong lahat. Okay. Pag sinabi po natin watashi tachi, tayo, pero pag sila na or kayo lang po is minasang. Okay? So, next, sensei. 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 Okay. Sensei means teacher. Pwede siya maging sensei or sensei. Okay? So, sensei means teacher. Next is kenshusei. 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 Okay. Kenshusei means trainee. So, kayo po yan. No? Kung nag-aaral. So, ang tawag po sa inyo ay trainee. Okay? Kenshusei. Kenshusei. Okay. Kung si teacher ay sensei, kayo po ay kenshusei. Okay? Next is san. 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 Okay, suffix po ito, no? Kung ano po yung lalagyan natin ng pangalan, siya po ay magiging Mr., Miss, or Mrs. For example, Eric san. Okay, Mr. Eric. Okay, so yung san, hindi po pwede natin gamitin sa sarili nga pala. Okay? Hindi po natin pwedeng gamitin. Kung tayo po yung speaker, hindi po natin pwede tayo magpakilala as, for example, Eric san. Okay? Hindi po natin pwedeng sabihin yon. Okay? So, sa ibang tao, pwede natin sabihin. For example, si Sawada-san. Okay? Sawada-san, Patrick-san. Sino naman po yung sasabihan nyo? Okay? So, magiging Mr., Miss, or Mrs. Okay? Kahit po sa babae, ginagamit po natin yung san. Okay po? So, next is dare. 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 Okay. Dare or donata. So, donata means who. Okay. Dare or donata means who. Okay. So, siya po ay isang klase po ng interrogative. Okay. Pananong po siya. Kung sa tao po or sa taga, sa tao po, kung tatanong po tayo kung sino po yung tao ngayon, ang ibig sabihin po or gagamitin natin ng interrogative ay si dare or si donata. Okay, so ano ba pinagkaiba ni dare at ni donata? Okay, sa English, parehas po silang who. Si dare po, ginagamit po natin as a casual form. Pero pag formal or polite, for politeness, si donata yung gagamitin po natin. Okay, so next is height. 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 Okay. Height means yes. Okay. So, confirmation, question. Okay. Kung merong yes or no, kung mag-a-agree po kayo, ang sasabihin nyo po ay height. Okay. So, next is iye.
Iye. Iye. Okay, so hi means yes. Iye means no. Okay? So yan po ay para po sa confirmation. Sa confirmation na question. Okay, next is denki. 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 Okay, denki means electricity or electric light. So sa kuryente, sa Tagalog po, kuryente, sa Nihongo po ay denki. Okay, yung ilaw po sa Nihongo, yan din po ay denki. Okay, parehas lang po sila, no? Kuryente at ilaw, denki po ang tawag sa Japanese. Okay, next is kikai. 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 Kikai means machine. Okay, mga makina. So, once na magsasabi tayo ng makina, ang tawag po doon ay kikai. Okay, next is jidosha. 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 Okay, jidosha means automobile or car. Okay, so, kotse po, ang Nihongo po ng kotse ay jidosha. Okay, next is computer. 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 Okay, sa Nihongo po, computer ay computer, sa English po, yan po ay computer. Kung napapansin niyo po, ito po ay naka-katakana characters, di po ba? So, ang gamit po natin sa hiragana is for Japanese words. Pero dito, computer, nakakatakana po siya, yan po ay foreign words, kaya katakana po yung ginagamit. At kung napapansin niyo po, meron po prolong. So, ano po ba ibig sabihin ng prolong pag katakana? So, ang prolong po sa katakana, nagiging ano po? Humahaba po yung pronunciation. So, ito po yung prolong po niya, no? Okay. So, ang basa po dyan ay computer. Computer. So, merong prolong. Okay. Next is senmon. 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 Okay. Senmon means specialization of study or specialty or skills. So, madaling salita, yung po ay skills or specialty. Okay. Next is sight. 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 Okay. So, past lesson po natin, napag-aralan po natin yung paggamit ni sight. Yan po ay suffix for years old. So, meron po, pag sinabi po natin 1 year old, yan po ay isay. So, pag 11 years old, yan po ay juisay. Okay. Pag sinabi po natin na 21 years old, ni juisay. Pag sinabi natin 20 years old, wala po tayong gagamitin na sai dahil yan po ay special. So, napag-aralan na po natin ang paggamit ni sai. Okay. Next is nansai. 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 Okay. Nansai or oikutsu. So, napag-aralan na rin po natin ang paggamit po ni nansai. Okay. So, nansai means how old. Di po ba? So, how old ang sasagot niyo po ay years old. Okay. So, nansai means how old. So, oikutsu means how old din. So, ano po ang pinagkaiba? So, katulad po kanina ni Dari at Donata, si nansai ay oikutsu ay parehas. Kaso nga lang, si oikutsu is more polite. No? Pag tayo ay magtatanong. Next vocabulary naman po tayo. So, nihon. 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 Okay, Nihon means Japan. Okay. Next is Indo. 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 Indo means India. Indonesia. 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 Okay, Indonesia means Indonesia. So kung mapapansin nyo, na yung Nihon is nakakatakana characters. Okay. Ah, hiragana characters. So pag hiragana characters, ginagamit po natin sa Japanese words. Then yung katakana characters for foreign words. So kagaya po nito na Indo at Indonesia, yan po ay nakakatakana kasi po yan po ay foreign words. Okay. Next is Kankoku. 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 Kankoku means Korea. Chugoku. 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 Okay. Chugoku means China. Thai.
Thai. Thai. Thai means Thailand. Malaysia. 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 Okay. Malaysia means Malaysia. Okay. Kung mapapansin nyo, yan na naman po ay naka-prolong. No? Kaya meron tayong long sounds na ginagamit. Okay. Next is Philippine. 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 Okay. Philippine wa? Philippine means Philippines. Okay. So sa atin po. Next is Jean. 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 Okay. So Jean means suffix. So meaning a nationality. So kanina po yung Nihon, Indo, Indonesia, Kangkoku, Chugoku, Thai, Malaysia, Philippine, yan po ay mga pangalan po ng countries. Okay. So, pag nilagyan nyo po ng Jean na suffix, meaning a nationality, country plus Jean, so magiging nationality ng isang tao. Okay. So, for example, country plus Jean, Nihon. Nihon is Japan. Yan po yung country. Then, dagdagan natin ng Jean, so yan po ay nationality. Okay. Nihonjin. So, Nihonjin means Japanese person. So, yun po ay nationality. So, Japanese. So, dagdagan po natin ng Jin. So, Indo means India plus Jin. So, yun po ay magiging Indo-Jin. So, yun po ay magiging Indian. So, nationality na po siya. Okay. Next is Indonesia. Indonesia is Indonesia. Indonesia. So, yun po ay place. Okay. So, plus Jin, Indonesia Jin, yan po ay magiging Indonesian. Kangkoku. So, Kangkoku means Korea. So, plus Jin, so yan po ay magiging Korean. No, Kangkoku Jin. Kangkoku Jin. So, yung Korean person ay Kangkoku Jin. Okay. Next is Chugoku. Chugoku means China. So, plus Jin, Chugoku Jin. So, yan po ay magiging Chinese national. Okay. Next is Thai. Thai means Thailand. So, country na Thailand. Thai Jin, magiging Thailander. Okay. Next is Malaysia. Malaysia. So, Malaysia means Malaysia, yung country. Plus Jin, Malaysia Jin, magiging Malaysian. No, nationality. So, next is Philippine. Philippine. So, Philippine means Philippines. Atin po. So, country po na Philippines. Plus, Jin. So, yan po ay magiging nationality. So, Filipino, yan po ay Philippine Jin. Okay po? Okay. Next po natin ay mga Aisatsu. Okay. Pag sinabi natin Aisatsu, yan po ay greetings, no? So, Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu means good morning. Okay. Next is hajimemashite. 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 So, ibig sabihin po ni hajimemashite is how do you do? So, ginagamit po natin si hajimemashite pag tayo ay magse-self-introduction. Dun lang po lamang natin na ginagamit si hajimemashite. Okay. So, before tayo magse-self-introduction, sasabihin po natin yung hajimemashite. So, yung hajimemashite daw po ginagamit lang pag first time natin mamimit yung isang tao. Siyempre, magpapakilala po tayo. So, yung po ay first time na meeting lang po. Okay, next is dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. So, dozo yoroshiku means nice to meet you. So, kalimitan po lumalabas si dozo yoroshiku after nating mag-self-introduction. So, ibig sabihin po kasi is nice to meet you. Okay. So, meron pong mas formal sa dozo yoroshiku. So, dadagdagan lang po natin ng onegaishimasu, yan po ay magiging formal na. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. So, itong pong tatlo ay ginagamit po natin sa self-introduction. So, after ng lesson 1 grammars, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng sarili nating self-introduction and kung paano natin gagamitin po ito. Okay?
So next is lesson 1, grammar.